Welcome back, Sunny Blinds. Subscribe siya like lang po. And ring the bell. Sa mga oras nito, nandito po tayo ngayon sa Rojas Boulevard. Okay. Rojas Boulevard, sa mga oras nito, galap na po. Alas 10:15 ng umaga, January 6, 2021. Ayan po, viewers. Mabilis po ang takbo ng mga sasakyan ngayon from north to south. Maganda naman po ang sikat ng araw sa mga oras nito. Medyo may kainitan na. So, mga viewers, yun naman po, lilipat tayo aron sa kabila para makita natin ng maigi ang white sand, dolomite sand. Keep on watching! Then, mga viewers, narito po tayo ngayon sa ibabaw ng overpass ng Rojas Boulevard. Ito po, sa mga oras na ito, natatanaw po natin ang Manila Bay, ang dolomite sand. Kasama na po rito ang US Embassy. Payapa naman po ang takbo ng dagat, ang alo ng dagat, tahimik at tahimik. Ayan po, mga viewers. Dito sa Dolomite Sand mismo, kaya wala pa tayo makita ng mga ilan-ilan na nagtatrabaho. I think doon pa lang sa nagkakarga ng mga hinahakot ng buhangin. Yun. Doon pa lang meron, pero dito po mismo wala pa po tayong makita. Kasi mag-arrange pa lang po ata sila ng mga gamit nila. Ay, mga tools. Standby lang tayo, just keep on watching lang po mga viewers at lilipat naman tayo ng ibang pwesto. Dito pa rin sa Manila Bay, good morning! Okay, again mga viewers, nandito naman tayo sa saan makikita natin yung inspection natin yung nakaraang kasama si Sir Roy Simato. Yung po sa pwesto na yun, kung saan na sinabi niya, yun po sa may nakikita niyo yung matanda ron, yung nakalakad, yung nakaparadang ibon, yung kanal na sewerage system na pinasasara niya. Ayun po yun. Viewers, kung saan lumalabas yung wasted water. Gaya nang sabi nga, doon po natatambak yung mga basura. Nakatambak yung mga basurang nasa sala, pero nilagyan nila ng takip yon at tatakpan naman po rito. Ang problema nga lang po ay may tagas na lumalabas. Advice ni Sir Simato sa mga engineers na naka-assign dito, ito po ay pinasasara niya. Bubuksan lang to in case na magkaroon ng bagyo at ng baha. So, yun lang po. Just keep on watching, mga viewers. And good morning. Subscribe and like lang po sa Sunny Vlogs. Give notification and leave comment. Thank you. Viewers, today is January 6, 2021. Narito po, nakikita natin ang mga taga-video. Ayan po sila. Ang masisipag natin mga naglilinis dito sa Manila Bay. Okay, thank you. And subscribe and like. And thank you po. So mga viewers, pasensya na po tayo at hindi po tayo pinatuloy ng gwardiya at yung instruction sa kanya at okay lang, just continue lang po tayo at video tayo dito sa Manila Bay saan sa pwesto na to, sa lugar na to, nakita natin yung mga leakage, leakage ng mga severage system. Ay lang, medyo hindi tayo pinatuloy ng gwardiya
Kailan na mo po tayo sa kanya na vloggers. Okay, thank you, boss. Tapos lang po tayo, dito lang tayo, tutungkol na lang tayo para masilip natin sila, makita natin. Ayan po mga viewers, yung mga trabahador dito sa nagkakagan ng buhangin, yung mga dala po silang mga inumin, tubig inumin para po sa ang kailangan nila, no? At mga pagkain para sa mga nagtatrabaho. Ayun naman po mga viewers, nag-start na po sila. Nagkakarga po sila ng mga buhangin. Gaya po nang sabi ng gwardiya, hindi raw po sa mga oras na ito, hindi nagpapasok kasi nag-meeting daw yung mga bossing. Yung gwardiya na-assign po rito. Kaya dito lang muna po tayo nakapwesto. Ayan. Let's keep on watching mga viewers. Viewers, ito pa rin po tayo sa Manila Bay. At babaybayin natin po at pupunta tayo rin sa number 640 kung saan po natagpuan yung mga wasted water na lumalabas at pati na rin po yung tubo nung pecha 5, pecha 5, I mean ano, 4 ng yung linggo narito po si Sir Roy Shimato. Okay, pupunta lang po tayo mga viewers sa lugar niya. Keep on watching viewers. Banda rin po kung natatanaw nyo yung mga tiga-PDS sa nagkaantak po sila ng clearing dito sa paligid ng Manila Bay. Pupunta naman po tayo rin, yun yung mga taga PDO Manila. Marami po silang nakukuha mga tahong, at saka ito yung pati talaba, ang pagbawas sa yung pang ulam. Yan mga PDO, ayos naman po sila, ayos na lang tayo, tulong yan po mga viewers. Marami po silang nakuha ang tahong. Dami ah. Masarap 'yan, no? Kuya, no? Tahong 'yan, dami. Tahong, oh, vlogger pala 'to. Oo, vlogger. Sunny vlogs. Oo. Ayun, mismo may mga chemical na 'yan. Pero masarap pa rin iluto talaga 'yan. Ha? Sibuyas, bawang. Masarap na pulutan 'yan. Oo. Hoy, tubig 'yo. Oh, tubig. Ayun po mga viewers, ha. Papayapa naman po yung dagat. No? Yung lugar na kung saan na nagkaroon po ng pagdubay, no, kung saan nakita yung mga butas, no, yung mga sewerage system na lilipat po tayo at bababa po tayo para makita natin sila ng mga viewers. Malapit na po tayo at ayun lang po, ayun lang po yung imbornal na nilulusutan ng mabawang tubig, no? Sa tuloy-tuloy dito sa Manila Bay. Ayan po siya. Bababa lang po tayo mga viewers para mabigyan natin ng maayos. Ito po mga viewers, no? Dito sa number na 640. Ayan po siya. Kamakailan na pinunta mismo ni Undersecretary Roy Shimato kasama yung kanyang mga kawani, no? Saan natuklasan nga po na paglabas at pagbulwak ng tubig
ng kanal na may kasamang hindi magandang amoy na lumulusot dire-diretso papunta rin sa dagat ng Manila Bay. Ayun po. Meron nga po tubo. No? Isipin niyo po mga viewers, no? Bakit po nila nilagyan ng tubo yan? Then tinakpan nila para masabi lang na inayos. Pero ganun pa rin po ang tubig kanal dire-diretso rin sa Manila Bay. I think ito panghampa to ng mga nakalipas na presidente, yung nakawanin ng gobyerno. Ibig sabihin, sa sariling opinion lang po, ginaya nila, niloko nila yung mga taong bayan. Gano'n po dito sa mga taga-Maynila. Nagtambak sila ng mga bato para masabi lang po na inayos nga nila. Pero ganito po pala ang ginawa ng mga nakalipas na gobyerno. Nakakahawa. Kaya nga po pala talaga, no? Yung tubig dagat dito sa Manila Bay ay hindi bumababa ang dumi ng baho ng amoy. Dahil sa mga ginawa ng mga nakalipas na gobyerno. Yun siya. Bumababa tayo para makita natin ang tuluyan. Una po, nakita natin, bubulwak lang siya. Yung mga unang videos natin. Pero una po, talaga ang ginawa. Meron palang imburnal. No? Meron tubo na nakalawit dito. Diretso nga po pala rito. Ayan po siya mga viewers. No? Malupit, malupit talaga ang Pinoy, iba ang Pinoy. Dapat talaga mabigyan ng sa aking opinion lang ng tamang kaparusahan yung mga may gawa nito. Sobra, sobra po talaga. Tayo po yan, no? Diretso. Tapos kanina nakita pa natin may mga kumukuha ng tahong. Masarap nga daw, masarap. Masarap kainin yung tahong. Kaya nga naman talaga. Sabi nga nila, ang tahong daw pag sariwa, masarap kainin. Madulas na tahong. Pero dito pala galing. Yung nagpapalaki sa tahong. Ayan po siya. Okay. Makailan lang mataas. Kasi nga, no, mataas yung bato, yung mga tinambak ng bato rito. Kaya malalim-lalim din po pala ito. Talaga. Halos level na sa tubig dagat eh. Ayan po siya, oh. Kita niyo po. Kaya pag nag-high tide talaga siya, tapos may mga na-cover na bato rito, hindi talaga mapapansin. Ito mga viewers, ayan o. Maiting. Tubig ka na na lumalabas dito sa Manila Bay. Awa po. Dapat po talaga maparusahan. Ipin nyo lang po. Manong po sa inyo. Kung ano pong gusto nyo dapat ano po sabihin nyo. Gaya kung nasabi kanina, subscribe and like lang po. And ring the bell. Give notification and comments mga viewers. Ayan po siya. Ipat naman po tayo ng pwesto. Yung medyo nakaharap po sa kanya. Kailan din po, sumunod na araw, kinik po nila
si Roy Shimato. Kinik nila kung saan talaga lumalabas ang gagaling. Pero kung makita nila, hindi naman talaga rin. Kasi yung imbural na ginamita nila ng mga pantanggal ng tubig ng pang-sip-sip, sewerage, yung kanal na mismo malapit dito sa Manila Bay ay dun lang po talaga pumupunta yung nanggagaling sa kalsada mismo pag bagyo, pag umuwala sa ulan, bumabaha, yun lang po talaga ang takbuhan niya. Mamaya po at ipapakita ko sa inyo. So hindi pa po matukoy kung saan nanggagaling talaga to, mga viewers. Baho, baho yung tubig na to. So, Jason, keep on watching lang po mga viewers at pupunta naman po tayo kung may sa kabila. Makita natin yung sinasabi ko kanina. Keep on watching mga viewers. Medyo may katiray ka na po yung araw. Ang oras ko ay 10:51 ng umaga. Okay mga viewers, ilipat ko tayo sa kabila. Diyan, viewers no? Internal. Isang watching lang po. Please comment, subscribe, and like lang po. And like, and ring the bell. So, yung internal. Ano po mga viewers, mababa po tayo rito. Ito po yung sinasabi ko kanina na yung isang araw lang ginamitan nila ng pansundot. Ito po. Kung saan dito lang po ang mabot at dito lang talaga siya lumabas yung pangsundot na ginamit nila. Talagang hindi pa nila masabi kung saan nanggagaling. Kasi ito, I think, yung itong kanal na to, kanina po, sinabi ko, pagka oras ng pag-ilan, pa, dito po siya lumulusot. Pero diretso po ito, I think, papunta po ito ng yung papo sa may dulo ng Malate. Pero dyan, hanggang dun. Isa mga viewers. Malupit, malupit talaga. Hindi naman po tayo sa kabila mga viewers. Malupit yung araw. Keep on watching mga viewers yung imbornal na binuksan nila at pinasurang sumiksipan muna ng tubig bago nila ipinasok yung ang sundot na dinerecho dinduro sa sewerage na nilang napunta ng mga viewers. With the presence of Secretary Shimato, so po nila ito, nilinis at na-discover nila na hindi talaga dito nanggagaling. Meron po ibang talaga dito nanggagaling. Hindi pa sigurado matukoy kung saan talaga nanggagaling. Ang establishmento ay nagdadaanan ito yung mga hindi ka lang yung pagpapunan sa mga nga naman at ganun nabahin siya at ang nagagalin pero hanggang dun lang po siya hanggang dun lang po pinakita ko kanina yung katulong siya
sundot. Diretso-diretso na po siya doon. Ay, continue keep on watching. Get ang live na po sa Unplugged. Thank you! Okay mga viewers, sa banda rin po sa dulo, pupunta naman po tayo rin sa nakita natin kung may mga naka-pwesto rin sa may pintolta. Pupunta naman po natin sila. Keep on watching viewers, banda rin po sa dulo, dito po yung mga gumagawa. Lalapit po tayo ron. Dito po, natatanaw nyo magkaroon po ng tubig sa kanal na spot. So, lapit sa wall ng Manila. Dito po tayo ron para malaman natin kung ano po yung mga ginagawa nila. For watching, tayo, nandito natin yung rain kung saan na may hinuhuhay po sila dito sa mga drainage dito. Putik talaga siya. Pwede ka dito. Ito mga viewers. Ito po natin. Yung nahalukay nila ito. Malaman ito mga viewers. Ito po talaga ang pasok na tambak dito. Grabe mo, no? Kailan pa kayo mawala mo? Napakairap talaga ng high five. Yes, ang hirap po ng high pandemic. Ako yung 1 year na niya. Keep on watching lang po mga viewers. Mga viewers, ito yung mga nagtatrabaho ito sa mga oras nito. Yan. Tatanggal po hindi sila ng mga takip.